Wanted sa radyo. Itong Solian ng Bayan. Itong Solian ng Bayan. Meron dapat na tayong panawagan ngayong araw na to. Kaya lang, bago po man natin panawagan, makukuha na. Attorney. Ganun kabilis. Pinagsali po sa atin ang wallet si Mr. Edgardo Makabutas. Mm-hmm. At napulot niya po itong wallet noong September 1, ng Friday po, alas 5 po ng hapon, sa may Project 8 QC. Sa kalsada, ha? Kalsada. Dito sa sakyan. Opo. Kalsada lang po kung saan ito pong wallet, mga kapatid, ay naglalaman lang naman ng 23,000 pesos. Tumataginting na 23,000 pesos at may mga cards, ATM, membership cards, and yung driver's license po ni Mr. Constantin Sia. Yeah. Ayun. So dapat ipapanawagan natin siya dito. Kaya lang, yun nga po, hini-heads upan din po namin yung nakapulot para po sana ma-inform na nandito po yung wallet nila. Mm-mm. And nung kanina pa lang umaga, na tinawagan ni Irish, yung ating yung may-ari, agad-agad pong dumating si Mr. Constantin. Kaya dito na sila magtatagpo. Yes, attorney. Ang pamasko para kay Sir Constantin Siyay, ang pagsuli. Yes po. Sir, paano nawala? Paano, para lang maano ng netizens natin kung paano dapat tayo mag-ingat sa mga gamit natin. Malakas ang ulan, ma'am, eh. Nailagay ko sa pagitan ng lap ko. Mm-hmm. So pagbaba ko ng sakyan, nahulog. Akala nyo na isuksok nyo na sa belt bag? Siguro dito. Oo. Sumuot siguro sa lap ko pagbaba ko. Sabay hagis ng pinto. Oo, hindi nyo na namalayan. Dahil ang lakas ng ulan. Bagyo ito eh. Uh-oh. Ito yung kasagsagan ng lakas ng ulan eh. Mm-hmm. Samantala, nasaan naman po kayo, Sir Edgardo? Malakas po ang ulan. Nagpatila po ako ng ulan, ma'am. Mm-mm. May bibilin po ako sa lugar na yun. Mm-mm. Habang naglalakad po ako nung mahina ng ulan, nakita ko po yan, nakala ko basura lang po, hindi ko pinansin. Mm-mm. Tinadyakan ko na mahina po yung wallet. Pag nung umangat, nakita ko may pera. Mm-mm. Pinulot ko, tumingin muna ako kung may... Kung may tao ba sa paligid yun, ang baari niyong pagsulihan. Kasi may mga tao rin po na naglalakad. Mm-mm. Eh wala naman po, tumawid ako, bumili ako doon ng gulay. Mm-mm. Yun, umuwi na ako sa bahay po. At doon niya... Kawak-kawak ko siya. Uh-uh. Nilagay ko sa bulsa ko. Pero ang nakakatuwa nito, Shari, ay kung paano sila pinagtagpo ng tadhana na pareho ang negosyo nila. Opo. Tama ba ako? Nasa buy and sell business. Tama ba ako, Sir Constantine? Yes, yes, yes. Oo. Buy and sell ng? May maliit kasi akong lupa na ilang mga 4,000 square. Mm-mm. Bumibili ako maliit na baka na sinaalagaan ko. So, livestock. Mm-hmm. At nagkataon rin, si Sir Edgardo ay ganun din. Po, namimili din po ako ng pailan ilang baka, kalabaw. So, ito po, attorney, ibigay po natin para mapacheck po, Sir Constantine, ito po yung wallet po ninyo. Pakibilang na lang po, sir. Ako po ang last touch. Baka yun nga po sinasabi ni Idol Raffy, baka ako po ay mag-abono. Ayan po. Ipakicheck na lang po yung kung tama po yung laman. Pero anyway, sir, buti po, ano pong unang pumasok sa isip nyo nung nakita nyo po yung wallet at nakita nyo po na may ganong halaga? Ano po, mamay, kailangan isa uli ko po dahil hindi naman po akin. Ngayon lang ba kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapulot at magsoli? Maraming beses na po, sinasauli ko. Mm-mm. Ngayon lang pong ganyang kalaking, ganyang klaseng, Na ganyang, So siguro lapitin siya ng lost and found. Marami na po, malilit lang. Tatanungin ko naman si Sir Constantine Sia. Yes, ma'am. Madalas ba kayong mahulugan ng wallet? No, first time sa tinagal-tagal. There's always a first time. Pero tulad ng sinabi natin, yung mga ganitong pagkakataon na nagpapasigla ng tiwala natin sa kapwa na yung bang nakakataba ng puso. Diba? Lahat naman tayo nangangailangan. Hindi naman natin may pagkakailayan, di ba? Yes po. Pero mananaig ang isip natin na yung kung anong tama at maibalik natin sa kinauukulan, yung hindi sa atin. Yes. Dahil hindi natin alam kung saan din patutungo yung nahanap natin na yun. Tama po. At sigurado ako na ang kapalit nito, ang biyaya nito ay higit pa. Tama sa po. Sa inyong nakita or nahanap. So, Mr. Constantine, tama po? Yeah.
Okay po, kompleto po. Kompleto. Kompleto. So ito, ito yung ni Aina. At sir, ito po yung 1,000 pesos cash reward po. Yes. From Rafi Tulfa in Action. Thank and you, sir, babalik po kayo sa aming Gawad Award. Yes, so, parangal. Opo, magbibigyan po kayo ng plaque, ng medalya, bilang pag-thank you din po sa pagiging honest niyo po dahil sa panahon ngayon, napaka-rare na lang po ng mga ganyang tao no, na mapagkakatiwalaan. So ayun sir, babalik po kayo sa Gawad Awards po natin para po kayo po yung mabigyan ng parangal, sir. Thank you. Ayan, po. Salamat po. Sir, Constantine, meron po kayong gusto sabihin kay Sir Edgar. Magparami kayo. So para mga gremlin, pag nabasa siya, magdadaan siya. Hindi, yes. Kailangan natin ganun eh. Mga ganung tao. Mm-hmm. Sir, kayo po, may message po kay Sir Constantine. Message ko? Ingat. Ingat lang po. Ayun. Ito ang importanteng bagay na panggamit natin. Ayun po. Okay, salamat Sir Mr. Thank Constantine you. And Mr. Edgardo. Maraming salamat po. And pakiingatan na lang po Sir ulit yung ating gamit. Salamat po. And thank you see po. You po. Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay, thank salamat, you. Salamat, congratulations. Resolve ka agad, no? Oo. Ka agad tayo. Yes, salamat sir, salamat. Kamusta mga kapatid na ngayon ay nakatuto? Na bagamat nakakaranas di na makapagsubok ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat. Ang ganit kong kaugalian dapat manahin ang lahat. Taxi driver na nagbalik na perang libo-libo, na naiwan ang nagmamadaling pasahero. Ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas, na ibalik ang mahagamit ganyan pera at alahas. Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa, ang mga Pinay na talagang mapagkawang gawa. Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan, kaya nararapat na mga kayo ay gawaran ng karangalan. Mga pulis at tanod ng barangay, pamilya driver, mumpi